Ami at Renz at ang kwento ng pagharap ni Ami sa espesyal na kalagayan ng kanyang anak at ang natatanging pagsisikap ni Renz para sa kanyang pamilya. Ako si Ami Alquiroz, 53 years old. Meron akong anak na may special needs. Okay ba tayo? Yay! Okay. Nung pinagbubuntis ko si Renz, nasa 28 years old ako noon. Nung pinanganak ko siya, nasa ward na ako nung sinabi sa akin nung OB-GYN na kung ano yung anak ko. Sabi niya sa akin, Mongoloid kasi yung anak niyo eh. Sabi niya ganun. Umiyak ako ng umiyak. Naawa ako dun sa anak ko. No? And paano kaya ito palalakihin? Makakapag-aral ba ito? Ganun. Parang yun yung mga sa isip ko. Malaking pagsubok man para kay Ami at sa kanilang pamilya ang naging kalagayan ng anak, hindi naman ito naging hadlang kay Renz upang mamuhay ng normal. Lumaki siyang may malasakit sa pamilya at nagkusang maghanap buhay para makatulong sa mga magulang. Renz, nagtatrabaho ka daw sa isang electronics company bilang sa all-around sa opisina? Opo. Very good naman. Ang galing naman nun. Kano ka nakatagal doon? 2 years na po siya. Anong nga ginagawa mo pag nasa opisina ka? Okay. Ah, talaga? All around po siya doon. Messenger. Tapos, sa housekeeping. Kaya nutusan siya ng boss niya o ng mga co-employees niya. Masipag ka talaga, no? Kahit nung bata ka pa, masipag ka na talaga. Mahilig kang maglinis ang bahay. Opo. Ano pong pakiramdam niyo na nagtatrabaho si Renz? Habang nagbibinata si Renz, and nakikita ko yung nagiging development niya, lalo na ngayon na pwede pala siyang magtrabaho. Kasi siya naman yung nag-initiate eh. Siya yung may kagustuhan na magtrabaho siya eh. Siguro dahil aware din siya sa buhay namin before. So parang siya gusto niya sa sarili niya na magkaroon din siya ng maliit na contribution. And then yun nga, dun niya nga sinasabi na para daw may pambayad ng kuryente. Medyo na rin ako, kampante na. Siyempre, darating kami sa point, paano kung wala na kami mga magulang, di ba? Kasi yun lang din naman lagi yung worry ng mga magulang na kagaya na mayroong Down syndrome. Na pagdating ng time na wala kami, kailangan independent sila. Naisipan kong bigyan ng pagkakataon si Renz na magtrabaho sa aking kumpanya sapagkat naniniwala ako na kaya niya ang trabaho. Ako ay isang ama ng isang bata na may Down syndrome. So nakita ko na dito sa ating bansa na mahalaga na maipakita natin sa publiko na mga tao na may Down syndrome ay merong kakayanan na maging produktibo sa kanilang pamumuhay. Kaya nilang maghanap buhay. Bigyan lamang sila ng pagkakataon at sila ay bigyan ng encouragement na magtrabaho at pagkatiwalaan din sila. Pero napakalaking achievement na yung bukod sa pagiging independent niya, may sarili siyang trabaho. Uh-huh. Anong ginawa mo sa iyong naipon, sa iyong sweldo? Yung boss. Binigay ni boss yung kanino niya? Yung damit. Ah, pinabili niya rin ng damit. Nakakaipon ka naman. Tapos yun nga po, yung part nung naipon niya rin, yun nga, in-invest namin doon sa tatlo sa kanila na yung kanilang business ng online sell. Kano po kayo nahirapan sa adjustment na iba naman, ibang guidance naman ang kailangan dito? May nakapagsabi sa akin na sa isang ospital na nag-specialize ng mga katulad ni Renz, mga special kids. Doon na kami nag-start ng aming routine check-up. So maraming dinaanan si Renz na mag-observe sa kanya. And yun nga, lumabas na trisomy 21 siya. Yung trisomy 21, meron siyang extra chromosomes. No? Na iba doon sa talagang normal na bilang na chromosome ng isang tao. Dahil sa pagtsatsaga nyo, sa kripisyo nyo, nagkaroon siya ng bagong buhay, nagkaroon siya ng mga bagong experiences, at natuto siya kung paano magtrabaho, mag-save. Ano po pwede nyo maabiso sa iba pang mga magulang na nasa parehong sitwasyon nyo po? Sa mga parents, sana huwag nila sukuan yung anak nila. Pag-aralin nila
Ituro nila kung ano yung normal na itinuturo natin sa mga iba nating anak. Kasi naiintindihan nila, wag nilang i-underestimate yung kakayanan ng kagaya nila. No? Yung pagmamahal na ibibigay nyo sa kanya, talagang madaming patience, madaming pagmamahal, madaming pangunawa. Yun lang po yung sa akin. May condition po kayo ngayon? Meron po. Kaya lang, ano... Alam po ba nila? Alam po nila. Gusto nga nila na ipa-opera eh. Kaya lang, parang ako naman, sabi ko kung kaya pa sa gamot, bakit hindi muna namin itry? Alam nyo, kasi importante sa akin yung opinion ng isang expert, mga doktor. So, paghanda na kayo, sana makapag-consult ulit kayo. Pero sa ngayon, dahil lang kagustuhan nyo po ay daanin muna sa gamot. Supportahan po namin kayo sa Iba Yan. Bigyan po namin kayo ng mga gamot para pantulong kahit paano makabawas sa gastos. At syempre, dahil kailangan i-monitor din yung ang gallstones, kailangan nyo magpa-check up. So, tutulungan din po namin kayo dito sa Iba Yan para sa inyong check up, para libreng check up na po yan. Sagutin rin po ng Iba Yan yung planetary mix. Wow, para yun na, para may katulong kayo mag-mix ng mga breads and cake. Nakamahilig ka doon mag-workout. Ay, opo. Oo. Gusto mo ba ng exercise bike? Ay, stationary bike? Gusto mo ba? Oh, bibigyan ka namin. Yes, salamat. Magamit mo yun. Yes, mag-workout ka. Saka, Renz, di ba, na-mention mo, mahilig ka sa t-shirt? Opo. Hilig ka rin sa teleserye. Ay, naku. Mahilig ka sa mga kapamilya, di ba? Ay, naku. Ito yung mga t-shirts, so. Ay, thank you. Ito yung pinakabago na kapamilya shirts natin. Wow, t-shirt salamat. Thank you po. Kung hindi po madali ang inyong ginagawa at siyempre, kailangan natin ng expert's opinion. So, mag-offer din po kami ng formal developmental advice mula po kay Dr. Joanna Fael po. So, nandito po siya ngayon actually at pinapanood niyo po kayo para ma-observe niya po kayong mag-ina. At bibigyan niya po kayo ng mga advice na magagayin po natin. Hey, Doctor! Ay, hello! Good afternoon. Good afternoon, Angel. Very inspiring, huh? Very inspiring ang kwento. And ang advice ko, stay healthy. Ang mga persons kasi, no, na with this chromosomal condition, medyo mas ano sila at risk for some other medical problems. So kailangan ma-monitor natin 'yon. Ang health din po aside from physical, social. Kaya maganda po na meron sila continuous yung participation sa support group. Ay, kasi kailangan ma-maintain natin yung social ano po natin, connectedness. Nakapag napag-check up na po kayo at nakuha po yung reseta, pwede niyo pong ibigay sa staff namin. Sasagutin na po namin yung para po sa gamot sa thyroid po niya. Thank you po. Yes. Matapos ang aming pag-uusap, ay pinagpatuloy ni Dr. Joanne ang pagbibigay ng kanyang formal developmental advice para kina Ami at Renz. Happy ka ba? Happy. Gusto ko rin i-grab tong opportunity na to para pasalamatan lahat ng mga taong patuloy na sumusuporta sa mga kagaya ni Renz na may Down syndrome. At sana maihatid namin sa kanila yung aming panawagan na sana suportahan din ng iba ang aming layunin na mas mabigyan pa sila ng pansin. Thank you. Salamat.